piling mo ko'y mananahan. Bakit ikaw na lang aking kalakasan? Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Welcome po sa araw-araw na pagpapala na programa ng Jesus Christ Save Global Outreach na ating pong na papanood umaga, tanghali hanggang gabi. Sa bawat araw, ito po'y dinadala at pinapadala sa atin ng Panginoon upang tayo mula sa kanyang salita ay lumago at patuloy mapagpala. Nais ko pong manalangin at ipinalangin ka. Panginoong Diyos, salamat po. Kami po'y basbasan mong lahat upang sa aming pakikinig ng salita. Kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, makaunawa sa iyong kalooban, mapalapit sa iyo, at masunod, Panginoon, ang iyong pinag-uutos. Salamat po sapagkat ang kalakip nito ay pagpapalang lubos sa aming mga buhay at sa aming bahay. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pagbabahagi na binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay nasa aklat po ng Pilipos chapter 4, verse 6 to 8. Sabi po sa Mabuting Balita Biblia, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. In verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang isang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. In verse 8, kaya nga mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang na kalooban ng Panginoong Diyos. Bakit sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mabalisa? Sapagkat sa mundo po na ating ginagalawan ay talaga hong hindi ho maiiwasan mabalisa sa anumang bagay ng pangangailangan. Maging na po sa ating mga nakikita, napapanood, napapakinggan, ay araw-araw ay makikita natin sa sitwasyon ng ating mga buhay na kung saan ay maraming dahilan para ikabalisa mo, yung ikakataranta mo, ano pa, ikakagalumihanan mo, no? Lalo na po sa pangangailangan natin sa araw-araw. Katulad ngayon ng mga sitwasyon sa ating bansa, karakalan lang ay may mga sunod-sunod na bagyo, marami po ang mga taong nabalisa. Na minsan at kadalasan ay ito yung nagbibigay ng tinatawag na mental problem, no? Kaya nga ho ngayon usong-uso yun, eh, mga mental illness, no? Pero alam niyo po, may sagot at mayroong solusyon ang Panginoon. Because in English po na salitang balisa is worry, di ba? Ang taong nagwo-worry lagi, nag-aalala lagi, ay namumuhay sa buhay na nakakalungkot, nakaka-depress, nagkakasakit, maging mga kabataan nga ngayon, nagugulat po tayo. Yung mga hindi dapat problemahin, pinoproblema, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, imbis na mabalisa, maging sa mga problema ang darating pangangailangan, ang sabi niya, sa halip, yan, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, binigyan tayo ng Panginoon ng komunikasyon sa Kanya. At ito'y nangyari lamang doon sa sinasabi ng verse 7 na ito'y nangyari dahil sa inyong pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. So, kaya mapalad ka, mapalad ang isang tao na tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon pagligtas ng kanyang puso, tinanggap niya sa kanyang puso. Pinanampalatayanan niya. So after niyang marinig, ni-realize niya, in-analyze niya, dahil salita ng Diyos, nilagay niya sa puso niya, pananampalataya na yun. So mula sa narinig, mula sa napakinggan, patungo sa puso ay pananampalataya at ang buhay niya ay isinuko niya sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabilasahan sa buhay. And remember, marami yung nagsasabi, worry is a sin. That's why sabi nga, instead of worry, you must worship. I mean, makinig ka, kumanta ka ng mga makalangit na awitin upang ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang pumuspos sa'yo at lahat ng mga kabalisahan mo, takot mo, ay maipanalangin mo sa Diyos. Kasi sabi rito, sa halip hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ikaw ba'y nanalangin ng nagpapasalamat? Pero mo, wala pa. Hinihingi mo pa lang pero nagpapasalamat ka na. Kasi, alam mo, na ibibigay yun sa inyo ng Panginoon. Nung araw, nung wala pa tayong panampalataya, nananalangin tayo, nagdarasal tayo ng walang pasasalamat. Yeah?
Kaya ano nangyayari sa atin? Pagreklamo. Minsan nasasabi natin, Panginoon, ba't ganito buhay ko? Ba't ako pa? Ba't kami pa? Di ba may mga ganun tayo? Yung panalangin ng pagreklamo. Pero sa Biblia pala, dapat panalangin ng pasasalamat. Kasi pag pinanalangin mo na yan, leave it to the Lord. Ika nga. At ang Holy Spirit, magbibigay sa'yo ng kapanatagan. Kasi sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong pag-iisip, sa inyong mga puso. So, hindi ka na mabibiktima ng tinatawag na mental problem, mental illness. No, yung mental health mo magiging maayos. Hindi ka magkakaroon ng mga kapaguran sa pag-iisip. Hindi ka tatamaan ng tinatawag na yung hindi makatulog sa gabi. No? Kundi mapapahinga ka sa gabi. At sa iyong ginagawa araw-araw. Kasi sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang sa inyo ay ano, ibibigay ng Panginoon. So magkakaroon ka ng tinatawag na peace of mind. Hindi ka malilito, hindi ka matataranta kung anong gagawin mo, paano sisimulan, paano gagawin. Lalo na kung ang problema ay malaki. E di, lalo na kung maliit lang. Kaya yung maliit, huwag mo nang palakihin. Okay? Kasi dapat yan ay masolusyonan agad sa pamamagitan ng panalangin. Pag tinignan nyo pang Biblia, ang solusyon sa lahat ng problema natin sa lupa, panalangin. Ipanalangin mo, nagkasalan tao, manalangin ka, Panginoon, patawarin mo po ako. Magiging ka ng tawad sa Diyos. At ang Diyos ay nagpapatawad para magbago ka. So, anong mangyayari sa buhay natin? Tayo po ay mapupuno ng kapayapaan. At ang tao na bubuhay sa kapayapaan ay talaga hong nagiging maayos ang buhay. Siya po ay nagkakaroon ng peace of mind. Nagkakaroon po siya ng rest of his souls. At pag iyan po ay bukal sa kanyang puso, yung kanyang heart ay nagiging healthy. Kaya nga yung sinasabi, para magkaroon ka ng healthy mind, magkaroon ka ng healthy heart. So, dahil si Jesus ay pinapasok mo sa puso mo, meron ka ng healthy heart. Ang puso mo ay nagpapatawad na. Ang puso mo ay hindi na nakikimkim ng galit. No? Sa Biblia, sinasabi niya, love your enemy. Daigin mo ng mabuti yung gumawa sa inang masama. Kasi para hindi ka magkasakit, hindi ka atake sa puso. At nang dahil dyan, ang isip mo ay mapapanuto, mapapayapa, at imbis na ikaw ay mag-worry, makakapanalangin ka ng maayos. Yun po yung activation ng faith mo through faith, through prayer. Activation ng faith mo rather through prayer. Okay? Kaya mismong nag-utos ang Panginoon dyan, manalangin kayo, ganito kayo manalangin. Di ba? At ginaid ng Panginoon ang ating panalangin doon sa Biblia, sinasabi niya, ganito nga kayo manalangin, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, di ba? Yun yung acts of prayer, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, kaya, ano mangyayari? Start of the day, and at the end of the day, bago ka matulog, your life is a full of peace from the Lord. So, tandaan nyo, sabi sa Biblia, I give you the peace that the world cannot give. At binigay niya pa yung tip, doon sa verse 8. Kaya nga, matapos nyo itong malaman, ipapanalangin nyo lang, ilagay nyo na sa isip nyo ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kung titignan nyo, ugali yan eh, di ba? So, magiging ganyan ang ugali mo. Kasi makikita sa'yo ang pag-ibig ni Kristo, makikita sa'yo ang pagtulong ng ating Panginoong Diyos, so hindi ka na mababalisa. Pati yung mga tao nakapaligid sa'yo, ikaw magsasabi, oh, pumanatag kayo. Si Lord nga, may mga bagyo, sabi niya, be still and know, no? That I am God. Pinapatigin niya yung wind and waves ng mga buhay natin. So, hindi ka malulunod ng mga problema kahit bumaha pa. Kasi meron kang Diyos na iyong pinapanalanginan at pinapasalamatan. Magkakaroon ka ng worry-free life. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Nawa ikaw ay na-bless at patuloy na itong blessing ito, ma-apply mo sa buhay mo to. Okay? Buhay na worry-free, sabi ni Lord. Manalangin ng may pasasalamat. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Nais kong tayo po'y manalangin at ipinalangin ka. Panginoon, maraming po salamat sa lahat po na nakikinig at nakatunghay ngayon, nagpapalago mula sa iyong salita. Sa araw-araw na pagpapala na ito, wala iba kundi ang iyong salita. Panginoon, ngayon po ay aming pong pinapasalamatan ka na ang aming buhay ay nais mong patuloy, mamuhay na puno ng kapayapaan na hindi kayang bigay ng mundo. You want us, Lord, na matanggap namin yung worry-free life. Kaya, Lord, salamat po sapagkat siya na ngayon ay sumasabay sa panalangin ito, Panginoon. Ay bigyan mo po siya, Lord, ng kapayapaan at tanggalin ang mga lalahanin bagkos ay dulog sa iyo lahat ng kanyang pangangailangan, ito man espiritual, emotional, physical, financial.
Lord, ikaw po'y tutugon sa kanya, Panginoon. Pinapanalangin namin, Lord, yung may mga sakit karamdaman, sa balik ng karamdaman, nandun sila sa hospital, pagalingin mo po. Yung mga nangangailangan sa finances, Lord, we pray for your provision, supply, because ikaw ang aming Jehovah Jireh, the great provider of all our needs. Yung mga nangihina spiritual, Lord, i-restore mo po. Ikaw po, Lord, ang kalakasan. You are the strength of our life. Ikaw ang kalakasan ng aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming po salamat sapagkat mabubuhay ang mga anak mo na walang kabilasahan. Kaya kami magkakaroon ng kapayapaan at kapahingahan sa iyong presensya. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Bukas po ulit.